Isa sa mga pang-edukasyon na palabas sa TV na gumawa ng hindi maalis na marka sa isipan ng mga bata noong dekada 80 at 90 ay ang Batibot. Sina Kuya Boji, Ate Shena, Pongpagong, Kikong Matsing, Manang Bola, Ningning at Kingging, at Sitsiritsit at Alibangbang ay kabilang sa mga karakter na humubog sa isipan ng mga batang 80s at 90s na masugid na taga-subaybay ng programang ito. Luisito Pascua o mas kilala sa tawag na Kuya Boji. Pero alam niyo ba na ang Boji ay hindi lamang isang gawagawang pangalan ng karakter? Ito ang kanyang tunay na palayaw. Itinuturing ni Kuya Boji ang pag-host ng Batibot ang pinakamalaking break sa kanyang karera sa telebisyon. Kaya nakakagulat na malaman na hindi talaga siya mahilig sa mga bata nang magsimula siyang gawin ang palabas na pambata. Ayon sa kanya ay wala siyang hilig sa pagtuturo at wala din siyang hilig sa bata. Isang revelasyon ni Kuya Boji sa isang interview over Zoom. Kung kaya't hindi niya ma-imagine ang sarili niya sa pagtuturo. Ang orihinal na pamagat ng palabas ay hindi Batibot kundi Sesame, na nagmula sa iconic na American Educational Children's Program na Sesame Street. Ang Batibot ay co-produced ng Children's Television Workshop na gumawa ng Sesame Street sa US. Ang Philippine Children's Television Foundation o PCTVF sa suporta ng Ministry of Human Settlements. Noon ay ginagamit ng palabas ang parehong English at Filipino bilang media ng komunikasyon. Ngunit binawi ng gobyerno ang suporta nito, kasunod ng kaguluhan sa politika at ekonomiya noong 1983. Nang buhayin ng PCTVF ang palabas sa sumunod na taon, pinalitan ng mga creator ang pamagat ng Batibot, isang salitang Filipino na nangangahulugang maliit, ngunit malakas at matatag. At ginawa itong isang palabas na pang-edukasyon ng mga bata sa lahat ng Pilipino. Si Kuya Boji, noon sa edad na 29 ay nag-audition bilang isa sa mga cast ng palabas. Nakapasok siya at napiling maging Kuya figure sa show. Kung ano ang kulang sa pagsasayaw, nabayaran niya ang kanyang pagsasanay sa pag-arte, na nagsimula ng medyo maaga sa mga drama fest ng kanyang paaralan. Naging kapaki-pakinabang ito nang italaga si Kuya Boji bilang opisyal na tagapagsalaysay ng palabas. Nakatulong din ang pagkukwento niya noon sa mga nakababatang pinsan niya noong teenager years niya. Bagamat hindi siya baguhan sa telebisyon, inaalala ni Kuya Boji ang kanyang unang araw sa set ng may pagmamahal. Una niyang naka-eksena si Pongpagong. Kung kaya't kailangan niyang ma-imagine na ang kausap niyang isang gigantic turtle ay isang batang 3 taong gulang. Lingid sa kaalaman ng mga manonood, ang kamay ng puppeteer ay kumokontrol sa ulo ni Pong at ang kanyang ulo ay nasa leeg ni Pong. Ang isang bagay na mayroon sa Batibot na wala sa Sesame Street ay ang segment ng pagkukwento. Sabi ng mga Amerikano, napakaikli ng attention span ng mga bata, kaya kailangang mabilis ang mga segment tulad ng mga commercial. Ngunit iginiit ng punong manunulat ng Batibot na si Rene Villanueva, ang pagkukwento ay tradisyon ng mga Pilipino. Ang mga batang Pinoy, lalo na ang mga nasa probinsya, ay talagang uupo at mag-e-enjoy sa isang kwento. Gayunpaman, para makuha ang atensyon ng mga bata, pinaikli ng mga manunulat ang mga kwento. Napaka-istrikto ng paglalarawan ni Kuya Boji. Ang mga script ay sasailalim sa ilang mga pagbabago bago sila maaprubahan. At kahit sa set, ay may mga researchers parati na nagbabantay sa salita nila. Hindi sila pwedeng magsalita ng any English word. Responsibilidad nila na maging mabuting halimbawa ang kanilang karakter. Ang Batibot ay ipinalabas sa pagitan ng 1984 hanggang 2013 sa iba't ibang channel tulad ng RPN9, PTV4, ABS-CBN, GMA7, at TV5.
ang palabas ay nanalo rin ng mga parangal, kabilang ang Special Jury Prize sa Prix Junes Awards noong 1990. Ang BMW na premyo para sa pinakanamumukod-tanging programa na ginawa na may limitadong mga pasilidad noong 1998 at ang UNICEF Prize para sa Prix Junes noong 2002. Ang Batibot ay bahagi na ngayon ng kasaysayan ng TV sa Pilipinas at patuloy na nabubuhay sa isipan ng maraming Pilipinong hinulman ito.